Magandang gabi sa bawat isa. Kamusta na po kayo? Kami po ay mabuti. Malamig ba? Hindi na. Hindi na, pero parang may lalamig. Okay, kamusta naman po ang pag-celebrate ng Valentine's Day? Totoo nga na ang araw ng mga puso ay hindi lamang sa mga nag-iibigan, na kopos, kundi sa bawat isa. Lalong-lalo na yung pag-ibig ng Panginoon na pinadama sa atin. Tayo ay natutong umibig dahil una niya tayong ibig. Napakaganda po ng ating topic sa mga susunod na araw dahil tatalakayin natin talaga ang tungkol sa pamilya. Dahil ito po yung battle cry natin, ang bawat pamilya, isang ekklesia. Ang bawat pamilya po ay hinahangad natin na maging isang church na kung saan ang bawat isa na naniniwala kay Jesus ay magsasama-sama para magsasama-samang sumamba, magsasama-samang mag-aral ng salita ng Diyos, at magsasama-samang manalangin. We will bring back kung ano po yung original intent or original na plano ng Panginoon sa ating pamilya. Kagabi, ang sabi natin, ang mga tatay ay isang hindi lamang provider, protector, ang importante po sa lahat. Siya ay isang pastor or priest ng kanyang buong pamilya. Siya ang tagapanguna. Iliig niya yung kanyang pamilya towards their spiritual condition. Ang mga tatay ang inaasahan na hindi lang tatay, ang tatay ang mangunguna kasama ng nanay at ang mga anak. Nawa po ang ating gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Diyos ay magkukos sa atin na lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Kasama po ng ating pagsamba, gagawin po natin ang lahat to glorify His name. Ngayon pong gabi, tayo po ay umawit ng isang worship song. I worship you, Almighty God. I worship you. What I want to do, I give.
like you, wala nga pong makakapantay sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Walang makakapantay dun sa mga pagtugon niya sa ating mga panalangin. Kami nagpapasalamat dahil yung mga pinapanalangin po natin gabi-gabi, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil tumutugon, tunay na tumutugon ang Panginoon. Si Sister Paz Gaulaya na pinag-pray po natin for several days, tunay nga yung pabor ng Panginoon ay napa sa kanya. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal na ipinadama sa bawat isa sa amin. Sa pagmamahal mong hindi nasusukat, walang kondisyon, hindi dahil kami ay banal, Panginoon, kung bakit mo kami minamahal, kundi minamahal mo kami ng wagas at walang kapantay. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga pagtugon mo sa panalangin namin, especially kay Mami Paz, Lord God, maraming maraming salamat po. At patuloy namin siyang dinadalangin na yung makapangyarihan mong kagalingan, Panginoon, ay mapasa kanya, O Diyos. Dalangin din namin yung mga si Kuya Obet, Panginoon, may your favor be upon him sa mga laboratories, sa mga diagnosis na gagawin sa kanya, Panginoon, Lord, dalangin namin yung favor mo mapa sa kanya. At ang mga kasama namin, O Diyos, na dumaranas sa mga karamdaman, Panginoon, patuloy kang magpakahayag, patuloy kang magpakita ng iyong kagalingan, Panginoon, magpadama ng iyong kagalingan sa bawat isa. Maraming maraming salamat. Muli, ang iyong pagdalaw sa aming mga pamilya ay pinasasalamatan namin, Panginoon. Turuan mo kami ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Matamis. Okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pang testimony, sweetheart, yung patotoo ni Sister Myla. Yung kay Angelo, na sila po ay muling nagpa-check up ng doktor. At nagpapasalamat po siya dahil ang sabi ng doktor, hindi kinakailangan na mag-undergo siya kaagad ng procedure doon sa kanyang ulo. Kaya binigyan pa sila ng grace period ni Lord upang mapaghandaan kung kailan yung susunod. Pero sabi nga, ipagpasalamat natin sa Panginoon na hindi pa ganun ka necessary na mag-undergo siya ulit ng another operation. Alam niyo po ba na yung ulo ni Angelo ay naka 25 times na naoperahan yung batang yun. And yet, he is a testament of God's greatness and God's goodness and God's grace sa hindi lang sa pamilya Tobera, kundi sa pamilya ng CACC. Isang living testimony si Angelo ng kabutihan ng Panginoon. At yun nga, yung kay Sister Paz, ganun din, salamat sa Panginoon. At bukas ay maaari na siyang makauwi. At pinapanalangin natin patuloy yung kanyang liver ay maging maayos. Okay? Nagpapahatid po pala kami ng pakikidalamhati sa pamilya ni R.D. Buson, kung saan ay nagkaroon ng namatay po yung kanyang kapatid at biglaang namatay yung kanyang kapatid. Yeah, si Arlene, nakikirami kami sa inyong kami pamilya sa dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. Okay? Sige po, Lord, thank you sa opportunity na ito na binigay mo muli sa amin na muli kaming makapag-aaral ng iyong mga salita. Kagabi po, tinalakay natin na gaano kahalaga ang papel ng isang magulang. Hindi lang siya provider, protector, siya rin ay pastor and priest ng kanyang sariling sambahayan. So, ang pastor,
yun po yung isang analogy na inihalin tulad ang isang tatay sa isang pastor na kung saan siya yung mangangalaga sa kanyang pamilya. Okay? He will going to not only protect but to care for the entire family. So yung pong tatay ay mayroong sole responsibility na pangalagaan talaga yung kanyang buong pamilya. At bilang priest, ibig sabihin nun, ikaw ang mamamagitan sa Diyos para sa iyong pamilya. So anuman yung mga sulirani ng pamilya mo, ay ikaw ang responsible na dalin yun sa Panginoon. At kung anuman ang mensahe ni Lord, i-deliver mo rin sa iyong pamilya. Kaya nga, pastor or priest, parehong metaphor po yun na ginamit ng Biblia upang siyang maging modelo natin na makita natin yung ating responsibility. Alam niyo po ba na ang church ay is a family, no? The church is a family of believers. Ang church po ay binubuo ng mga kapatiran na mananampalataya. Kaya tinawag po siyang church dahil it is a family of brothers and sisters, no? Sa New Testament po, mga kapatid, yung pong sumulat ng New Testament, particularly si Apostle Paul, sila Peter, yung mga writer na sumulat sa New Testament, commonly refers to the believers as brethren. Ginamit pong salita sa mga mananampalataya yung brethren, magkakapatiran, mga kapatiran, no? Or brothers and sisters. It appears approximately 250 times throughout the New Testament. So doon pa lang po makikita natin na the church is a family of brothers and sisters. Now, buksan po natin sumandali yung ating Biblia sa 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. Babasahin ko po sa English, sabi dito, sa 1 Timothy chapter 3, 14 and 15. Ganito po yung sulat ni Pablo kay Timoteo. I am writing these things to you now, even though I hope to be with you soon, so that if I am delayed, you will know how people must conduct themselves in the household of God. This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth. Napansin po ba ninyo yung ginamit na salita ni Apostol Pablo to describe the church? Ang sabi niya, you will know how people must conduct themselves in the household of God. Okay? So, tayo daw mga mananampalataya ay dapat nating ugaliin na bawat tao na dapat nating ugaliin sa sambahayan ng Diyos. Okay? Kaya siya sumulat upang malaman daw natin yung dapat nating ugaliin sa sambahayan ng Diyos. So, ginamit niyang word yung household or sambahayan ng Diyos. Okay? So, ang church ay isang sambahayan. At ito ay hindi po sambahayan ni Arnel, hindi sambahayan ni Olive, kundi sambahayan ng Diyos. Tandaan po natin yun, mga kapatid, na ang church is isang sambahayan or bahay ng Diyos o tahanan ng Diyos. No? So, ang church, ito ay sambahayan. Ang church ay binubuo ng mga magkakapatiran. Ang church ay binubuo ng mga
brothers and sisters. Kaya manimit po nating nababasa sa Biblia yung katagang brothers and sisters or brethren. Yun yung ganun ina-address yung mga mananampa. Kaya nga sa church minsan ang tawagan natin eh kuya, ate, di ba? Brothers. Ate Olive, Kuya Arnel. Okay? Kasi nga we are brothers and sisters, no? Si Ate Pauline, no? Or Tita Pauline. So you will know how people must conduct themselves in the household of God. So yung metaphor na ginamit dito, mga kapatid, ang church ay inihaling tulad sa sambahayan. At ito ay hindi ordinaryong sambahayan sapagkat ito ay sambahayan ng Diyos. At binanggit pa po dito, ituloy natin yung basa, how people must conduct themselves in the household of God. This is the church of the living God. So yung ownership, no? Yung church nito ay church of the living God. Hindi lang ito the household of God, but it is also the church of the living God. Wow. Kaya nga, we should know how we should conduct ourselves in the household of God, in the church of the living God. Dahil ito nga po ay sambahayan ng Diyos o tahanan ng Diyos o pamilya ng Diyos. Kaya nga, meron tayong sariling panuntunan kung paano tayo mamumuhay, how we should conduct ourselves in the household of God. The word conduct means one's manner of life and character. Okay. Yung conduct na binabanggit dito ay yung uri ng pamumuhay at mga katangian ng mga taong kabilang dun sa pamilya ng Diyos. In other words, meron tayong tinatawag na divine standard. Okay? Ito yung panuntunan, ito yung patakaran, ito yung kalooban o disenyo ng Diyos sa tahanan o sambahayan ng ating Panginoon. Binanggit nga yung word na in the household of God, the church of the living God. Ito yung ikatlong dahilan, which is the pillar and foundation of truth. We should know how we should conduct ourselves in the household of the living God, in the household of God, and in the church of the living God. Why? For it is the pillar and foundation of the truth. Ito ang haligi at basihan o sandigan ng katotohanan. Kaya nga, kinakailangan i-preserve natin yung godly conduct sa loob ng sambahayan ng Diyos. So si Lord nag-provide ng standard niya. Kasi nga, the church, okay, the church is the household of God. The church is the church of the living God. And the church is the pillar and foundation or support of the truth. So napakahalaga na maintindihan natin na ito'y sambahayan, ito'y church of the living God, at ito ay ang haligi at ang foundation or ito ang basta Tagalog ang foundation. Ito ang fundasyon ng katotohanan. No? Ito ang fundasyon daw ng katotohanan. Now, since ang Church of God is a family, at ito'y binubuo ng mga mananampalataya, brothers and sisters, at kinakailangan daw alam natin kung paano tayo mamuhay, ano ang mga dapat nating ugaliin sa tahanan ng Diyos o sa sambahayan ng Diyos, kinakailangan sa sambahayan ng Diyos,
ay merong mamuno. Kailangan merong manguna, no? Of course, sa ordinaryong pamilya, ang namumuna ay mga magulang. Lalo na ang ama, siyang haligi ng tahanan. Ang ina, ang ilaw ng tahanan. So, napakaganda ng metaphor na ginamit. Isang haligi at isang ilaw ng tahanan ang mga ina. So, ang mga anak naman daw, sila yung pumupundi. Pumupundi ng ilaw, no? At, joke lang, anak. Ouch. Okay. So, in the household of God, who can be a leader? Sino yung mga taong pwedeng mag-manage? Sino yung mga taong pwedeng mag-lead? Sino yung mga taong pwedeng mangalaga in the household of God? Alam nyo, the Bible is very specific. Kung sino yung mga taong dapat na mamahala sa sambahayan ng Diyos. At binanggit po dito, mga kapatid, at nais pong pag-aralan natin yun at basahin natin yun sa 1 Timothy chapter 3, 1 and 2. Now, tamang-tama po itong pinag-uusapan natin, mga kapatid, kasi ngayong panahon na ito ay panahon ng kampanya. Panahon ng pagpili kung sino ang mamumuno sa sambayan ng Pilipino. So, yung kabuuan sa buong Pilipinas. Okay? Now, hindi natin po pwedeng ibaba yung standard. Kasi, ang pamamahalaan niya ay ang buong sambayan ng Pilipino. Na kung saan, 110 million Pilipinos ang kanyang pamamahalaan. At hindi mo pwedeng ipagkatiwala yung sambayan ng Pilipino of 110 million Pilipinos all over the world na pamamahalaan mo sa mga taong hindi mo alam ang kanilang katangian. Kaya napakahalaga, mga kapatid, at ito po yung isang paalala sa ating lahat. Dapat kinakailangan ngayong panahon ng kampanya, hanggat kayo po ay hindi pa nakakapili o kahit kayo ay nakapili na, dapat pa rin po kayong maging mapanuri. Tingnan natin yung mga katangian ng mga iboboto natin ay talagang nasa pamantayan o may katangian katulad ng mga katangian na nangunguna sa sambahayan ng Diyos. At hindi lang sa sambahayan ng Diyos, kundi may kakayahan na pamahalaan yung sambayan ng Pilipino. Okay? Buong sambahayang Pilipino. Ngayon, dito po sa 1 Timothy chapter 3, 1 and 2, sabi dito, it is a trustworthy statement. Ano ba yung sabi ng it is a trustworthy statement? Bakit ginamit pa ni Apostol Pablo yung salitang yun? No? Ang ibig sabihin daw po nun, what is stated is indeed true and deserve constant application. Ibig sabihin nun, mga kapatid, itong sasabihin ni Apostol Pablo, itong sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi na-expire. Meaning, ito'y totoo o isang prinsipyo na totoo sa lahat ng panahon. It is a trustworthy statement, sabi niya. If any man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires to do. Okay? Now, binanggit dito ni Apostol Pablo na itong mga sasabihin ko sa inyo ay tapat na salita na dapat ninyong tanggapin, paniwalaan, at ipamuhay. Kung ang sino man ay naghahangad na maging overseer, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. So halimbawa, mga kapatid, nag-aspire ka
na ikaw ay maging tagapamuno bilang mayor, halimbawa, bilang presidente, o bilang tagapangasiwa sa sambahayan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. It is a fine work he desires to do. Ibig sabihin ng salitang fine work, it is an excellent, it is a good and worthwhile, noble work. Kung ikaw ay nag-aspire, or if you have a desire, I think that's the first qualification, mga kapatid. Kabila. Unang qualification, mga kapatid, you must have a desire. Or you are aspiring na maging isang tagapaglingkod. Mahalaga po yun, no? Na maging ambition mo o maging... It is a holy ambition. It is a noble work. It is a excellent work. A worthwhile work. In other words, that is worthy of the sacrifice of one's life. So, mami, no? Nung tayo ay nagkaroon ng layunin na maglingkod sa Panginoon, it is a fine work we desires to do. It is a noble work we desires to do. It is an excellent work. It is a worthwhile work we desires to do. When we aspire or desires to minister to God and to His people. Kaya nga dito, si Apostol Pablo, nagbigay siya ng mga requirements. Ito dapat ang katangian na taglayin ng isang tagapanguna sa sambahayan ng Diyos. Okay? Now dito, makita, ito yung standard sa pamumuno, pangunguna, pangangalaga ng sambahayan ng Diyos. Ano yung mga katangian na binanggit dito? No? Kasi kailangan po natin, we need to assure that the only man of good character assumes the role of overseer. Yung tagapangasiwa. Kailangan, yung katangian ng tagapanguna ay meron siyang tinatawag na good moral character. Okay? Para saan? Bakit? Of course, number one, to protect the office of an overseer, yung tagapangasiwa, yung opisina na yun, yung task na yun, mapangalagaan. And mapangalagaan yung buong sambahayan ng Diyos. Yung the Church of the Living God. So, ganun ka-crucial na yung mamamahala sa Church of the Living God, sa sambahayan ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, ay merong good moral character. Okay? Kaya kung papansin niyo yung ginamit na salita dito ay must be, no? Okay? An overseer must be. Binanggit dito yun, yung salitang must be, ibig sabihin, it is an imperative, it is a command, it is a requirement. Ibig sabihin nun, mga kapatid, it is non-negotiable requirement for the government of God's household. Hindi mo po pwedeng i-compromise. Hindi mo po pwedeng ibaba yung standard. Ito dapat, no, mabigat yung salitang yun, ito dapat ang katangian ng mga mamumuno sa sambahayan ng Diyos. Now, I think kahit saan namang organization or samahan, napakahalaga nung katangian nung mamumuno. Sabi nga ni John Maxwell, everything rises and falls on leadership. It is better na hindi ka maglagay ng tao, kung lalo na yung taong ilalagay mo ay hindi karapat-dapat
it is better to vacate that position kung wala ka talagang qualified na tao na mailalagay doon. Now, we have to remember, mga kapatid, desires is not the only requirement. Hindi sapat yung may desire ka lang na maglingkod, may desire ka lang na mamuno, may desire ka lang na manguna. Hindi sapat yun. Yung may desire ka lang na pamahalaan ang organisasyon o ang sambayan ng Pilipino o yung bayan mo, hindi sapat yung may desire ka lang. You must be qualified. Yun yung ikalawang katangian. You must be qualified. Una, you must have a desire. Pangalawa, you must be qualified. Kailangan pumasa ka dun sa pamantayan, yung mga requirement. Ano ang requirement? Lalong-lalo na kung ikaw ay mamumuno sa sambahayan ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, sa tahanan ng Panginoon. Ano-ano ba yung mga requirement? Kaya sabi ko sa inyo, desire alone is not enough. He must be qualified according to God's standards and requirements. Well, dito sa ating text, sa verse 2, maliwanag yung katangian na unang binanggit. No? An overseer must be above reproach. Sa ibang translation, ang ginamit ay yung salitang blameless or above reproach. Ano ba sa Tagalog yun? Walang kapintasan. Mabigat yung requirement. Na kung saan ang dapat daw maging tagapanguna o tagapamuno ay walang kapintasan. Above reproach or blameless. Meaning, you must be free from any offensive and disgraceful character or conduct. Yung bang wala silang maibabato, wala silang maipupukol, wala silang magiging, ano tawag doon? Wala silang masasabing masama laban sa'yo. Ngayon, doon sa mga namumuno o mga nag-aspire na maging presidente, eh kung inuulan na siya, ngayon pa lang inuulan na siya ng batikos, inuulan na siya ng mga akusasyon, inuulan na siya ng mga kaso, mamahira po yun. No? Dito pa lang, sa unang requirement, sasabit ka na. Kailangan, ang unang requirement, above reproach, blameless. As much as possible, you are free from any offensive and disgraceful conduct or character. Naalala ko tuloy si Job. No? Si Job, naalala si Job? Job chapter 1 verse 1. Ano ang sabi ng Biblia o ang sabi ng Panginoon tungkol kay Job? There was a man in the land of Uz whose name was Job. Now, sino ba si Job? That man was blameless or above reproach. He was upright, fearing God and turning away from evil. Okay. So si Job, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, a man, that man was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. Yun po ang ibig sabihin ng above reproach. Blameless. Meron siyang banal na pagkatakot sa Diyos, matuwid siya, at tumatalikod siya sa masama. Umiiwas siya sa masama. Yun ang definition ng above reproach and blameless. Ngayon, ganito po kataas yung standard ng Diyos. Ganito kataas yung requirement ng Diyos. Kaya nga sa isang ama na nangunguna sa sambahayan, yes, hindi tayo perfect.
no? May mga kapintasan tayo. Lalong-lalo na nung hindi tayo siguro mananampalataya. Pero hindi tayo dapat huminto. Patuloy nating sikapin na tayo'y maging banal, maging matuwid, maging malinis sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. Mag-strive ka pa rin na maging karapat-dapat ka. Kung nagkamali ka man, abay, kinakailangan, talikuran mo yung ginagawa mong masama at gawin mo na yung tama. Alam nyo, meron daw pong dalawang muka ang pagbabago. Parang coin, no? Yung 50%, tatalikuran mo yung gawaing masama. That is 50%. The other 50% is gagawin mo naman kung alin yung tama. So, hindi sapat yung hihinto ka lang sa paggawa ng masama. Kailangan magsimula ka na gumawa na ng tama. Sa gayon, makumpleto yung pagbabago ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Therefore, let's keep on pursuing, striving to become blameless, to become above reproach. Kahit nagkamali ka, kahit nagkasala ka, bumangon ka. Itayo mo yung dangal mo, itayo mo yung dignity mo. Now, to be specific, mga kapatid, nagbigay ng specific requirement or criteria ang isang taong blameless or above reproach. To be specific, ano ba yung mga katangian na dapat taglayin? Number one, sabi nito, the husband of one wife. Okay? Sa 1 Timothy chapter 3, verse 2, an overseer then must be above reproach, the husband of one wife. Okay? So, kung ikaw ay may asawa, at least, o dapat, isa lang ang iyong asawa. Ikaw ay, ha? Kala ko at least. Hindi, a husband of one wife or one wife man. No, kung ikaw sa akin, faithful to his wife. Faithful to his wife. Yun yung unang requirement. Kaya dito, ano ba, tingnan natin yung mga kumakandidato. Unang tanong, faithful ba siya sa kanyang asawa? Liliwanag lang po namin, wala pong ini-endorso ang tama. Ang Ekklesia in the home na anumang kandidato. Pero dito pa lang, makita natin mga kapatid, pag-aralan natin yung domestic life niya. Ano ang kanyang buhay sa loob ng pamilya? Ngayon, kung itong taong ito, hindi siya faithful sa asawa niya, unfaithful siya sa kanyang asawa, eh kung sa asawa nga niya, unfaithful siya, magiging faithful pa rin po kaya siya sa kanyang tungkulin bilang tagapanguna ng ating bansa. Kaya nga, even sa Biblia, napakahalaga yung faithfulness. You are a husband of one wife. Doon pa lang, makikita mo, kung tapat ka sa asawa mo, maaari kang maging qualified na tagapanguna sa sambahayan ng Diyos. Likewise, sa sambahayan ng Pilipino, sa buong pamahalaan na iyong pangungunahan. Napakahalaga po ng domestic life. Kaya, habang pinag-aaralan po natin yung Biblia, eh, suriin natin mabuti kung sino yung mga nag-aspire, sino yung mga kandidato, kumusta ang kanilang domestic life, kumusta ang kanilang relasyon sa loob ng kanilang mga tahanan. Are they living a blameless life as a husband? Or as a wife, naging faithful ba siya sa kanyang relasyon, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya? Ngayon, pastor, paano kung binata o dalaga? Hindi na siya pwedeng maging tagapanguna sa ano? Hindi po, yun ang pinupunto ng banal na kasulatan. Sinasabi rito, kung siya ay merong pananagutan na sa buhay, eh, dapat maging tapat siya. Okay?
Kung wala naman, eh, tingnan natin sa ibang aspeto ng kanyang buhay, basta dapat taglay niya yung katapatan. Now, above reproach or blameless. Even po yung mga deacons eh, no? Sabi sa verse 12, the deacons must be husbands of one, husbands of only one wife. Binanggit din po sa 1 Timothy chapter 5, verse 9, even yung mga widow, sabi dito, a widow is to be put on the list only if she is not less than 60 years old, having been the wife of one man. No? Napansin po ba ninyo na very specific ang Bible in terms of yung kanyang marital relationship? Now, wag po nating ibaba yung standard. Wag tayong mag-compromise. Kung ito ang panuntunan ng Diyos sa kanyang sambahayan, huwag nating i-violate. No? Now, nagkukwentuhan po kami ng isang kapatiran kanina at napag-usapan po namin yung mga kasamahan dati sa ministry na hindi na nakapagpatuloy. Ibang nasira yung buhay, nasira yung pamilya, nasira yung ministeryo, nasira yung reputasyon, at higit sa lahat, nasira yung kanyang testimony. Nasira yung mga testimony. Why? Sumabit eh. No? Hindi naging tapat. Unang-una, hindi siya naging tapat sa Diyos, hindi siya naging tapat sa kanyang asawa. Kaya, napahamak siya, napahamak yung trabaho niya, napahamak yung ministry, napahamak yung church, nadamay pati yung ibang mga tao. Dahil dun sa, hindi siya naging tapat, unang-una sa Diyos at sa kanyang asawa. Kaya nga, sa gabing ito, mga kapatid, ipagpatuloy natin yung pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Kung gusto niyong mamuno, may desire kayo na mamuno, good. It is a fine work you desires to do. Pero desire is not enough. Okay? We need to be qualified. We must be qualified according to God's standard. At huwag tayo mag-compromise. Huwag natin i-lower yung standard na ibinibigay ng Panginoon. Lalong-lalo na kung maglilingkod ka sa sambahayan ng Diyos. The Church of the Living God. The pillar and the foundation of the truth. Bitin po ba kayo? Sige po, itutuloy natin sa araw ng bukas kung loobin ng Panginoon ay patuloy nating hihimayin ang mga salita ng Diyos. Sa gayon, alam natin ano yung mga dapat nating ugaliin. How we should conduct ourselves in the household of God, sa pamilya o sa sambahayan ng Diyos. Muli natin awitin yung I worship you, Almighty God. I worship you.
Natutuhan namin ngayong gabi na ang church is the household of God. The church of the living God. The pillar and foundations of truth. At dahil dito, we should conduct ourselves in a manner worthy of excellence. Hindi namin dapat i-compromise yung aming buhay, yung aming mga ugali, Panginoon. Inaamin namin, O Diyos, may mga pagkukulang kami, may mga pagkakamali kami. Kaya humihingi kami sa iyo ngayon ng grasya. Tulungan mo kami na kami pong lahat ay makapasa sa iyong pamantayan. Patawarin mo po kami, linisin mo kami at baguhin mo kami, O Diyos. Dinadalangin din po namin yung mga taong nag-aspire na mamuno, manguna, maging tagapangasiwa ng iyong sambahayan, ay hindi lamang magkaroon ng desire sa kanilang mga puso, kundi tulungan mo po sila. Tulungan mo po kami na makapasa sa iyong panuntunan, sa iyong mga requirement na inihayag sa iyong mga salita. Lord, kailangan naming pangalagaan ang iyong pangalan. Pangalagaan ang iyong sambahayan, ang iyong pamilya, ang iyong church. Kaya nga, tulungan mo kami na hindi namin madungisan ng kahihiyan ang iyong banal na pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na struggle. Tulungan mo kami na maging tapat, hindi lamang sa iyo, kundi maging sa aming mga ugnayan, lalong-lalo na sa loob ng aming mga tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa na kasama namin sa gabing ito. Maghari ka, kumilos po kayo at patuloy niyo kaming baguhin ayon sa iyong mga plano sa aming mga buhay. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo ang luwalhati. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, lahat tayo magsabi ng amin. Dadako po tayo sa pag-celebrate natin ang banal na hapunan. So, kunin po ninyo yung inyong mga element. Panginoon, sa gabing ito, muli kaming kakain ng tinapay. Inaamin namin, kami po ay nagkasala sa inyong harapan. Salamat po dahil binayaran mo na ang aming mga kasalanan. Yung past, present, and future sin namin ay secured na, bayad na. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Kakain kami ng tinapay, magpapaalala sa amin na si Jesus naghandog ng kanyang sariling buhay para sa amin. Sabay-sabay po tayong kumain ng may pasasalamat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon Jesus. At ang ating po Panginoon Jesus, nagbuwis ng kanyang sariling dugo para bayaran niya, tubusin niya tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Maranasan natin yung kagalingan, hindi lang physical, spiritual. Ganun din manumbalik yung ating kaugnayan sa Diyos. Pinagtibay ito ng kanyang banal na dugo. Mga kapatid, sabi-sabi tayo uminom na may pasasalamat sa ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. Yon, salamat po at ngayong gabi natutunan natin kung ano ba yung kailangan ng isang leader or tagapamahala sa sambahayan ng Diyos or maaaring sa sambahayan na ay sa buong sa gobyerno or sa sambahayan mismo ng ating mga pamilya.
Yun, maraming maraming salamat. Patuloy kaming nag-a-announce na malapit na po ang cut-off natin sa pag-request niyo po ng Biblia, maaaring bagsabit lang po ng pangalan, ng address, at kung English at Tagalog. At patuloy po namin kayong inaanyayahan. Pag morning, meron po tayong devotion. At gabi, at hanggang Lunes, hanggang Friday, Policarpio family po. Ang Saturday ay ang Balyena family. Ang Linggo po ay 9 a.m. in the morning. Maghintay lamang po tayo sa ating face-to-face. Kahit po tayo may face-to-face, magla-live streaming pa rin po tayo sa ating Facebook page. Yon, maraming salamat sa pagsama sa amin. Tisha Ople and Ate Tess del Rosario, Jade and Joshua, Nathan and Luke and Luningning. Sinisingil ako kagabi ni Lucky Bear. Jenny Reyes, Faith, Jennifer Camero, Lisa Pusedo and Nanay Sean, Sister Husta Jan, Ate Evelyn and Kuya Obet, Tito Ben and Tita Judy, Wilma, Wilmer Dean, congratulations. Brother Jun Aduka, Brother Yun de Los Santos, God bless you. Mama Linda Cruz, hello po. Sister Glad, Brother William, belated happy birthday. And Gwen, Ate Che Pugoon at Mami Cecilia. Agnes Ballesteros Ferrer, hello po, welcome po. Kuya Ray Gonzalez, Sister Narisa Aduka, Sol and Ellie Lopez, Manny Nilion, Sister Rochelle Mendoza Ocampo, at ang mga kasama dyan sa Israel, si Annalyn, si Rosemary, at si Ate Gemma. Ate Gemma, dalangin namin na makakita ka ng bagong trabaho dyan sa Israel. Sister Glenda Martin, Sister Susette Empainado, Kabet de Rosario and Kabolong dyan sa Gunoy, Estela, Estela and Cheryl, and Benedict. Benedict. Jesusa Culanay, Pastor Florencio Bustamante, Maylene Centeno, Kuya at saka si Darwin Centeno. Ah, asawa ba ni Darwin? Oo. Si Maylene? Yes. Ayun. Kuya Bobby Gonzalez, Erika Dasalia, welcome Erika Dasalia, Helen Grace Kalangi, Rachel Buligon, Mabel Makadangdang, Mamuel Ferrer, hello po, Catherine Bautista, si Sir Arlene Uso. Uy, si Arlene, kahit na naglulok siya siya ngayon, nanood pa rin. God bless you, Arlene. Patuloy kayong aliwin ng Panginoon. Mm-hmm. Kuya Jerry and Ate Joanne, Kanet and Kaboy Panganiban, Mami si Janice. Janice Talyara and Derek Talyara, Marinique Villasenor, Amelie Pacal, Kim Cuervo, hello Aya, Darwin Centeno, Jen Tiglao, Mamesu Josepa Kulanay, May Ann Almuente Lanusa, at ang buong pamilya dyan sa Ordaneta, Sharon Pasol Gilbert, Nanay Esther and Tatay Cesar, Sister Jane Dingo, Brother Jack Indipan and Ate Nelly, Doktora Asher Almasco dyan sa Palawan, Nanay Violeta, Marie Garcia, welcome back Marie Garcia, Mary Jane de Guzman, Jack Indipan, Ate Flora Rebukyao, Kabolong, and sino pa? Sila Paul and sila Kay, at saka sila Sir Sean Mendoza, ay Sir Sean Coys and Jonah, at sino pa? Sa ngayon, ito lang yung... Lahat ng mga nanonood po dyan sa YouTube, maraming maraming pong salamat. Huwag natin kalimutan, bawat pamilya, isang eklesia. Maraming maraming pong salamat. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless. God bless.